Magandang buhay at welcome sa kusina ni The Levy. Sa araw na to, isang napakasarap na ilonggo recipe ang ating lulutuin na tamang-tama sa maulan at malamig na panahon. Magluluto tayo ng sinabawang isda na nilagyan natin ng batuan. At gumamit pala ako rito ng isdang lapo-lapo. Nakita ko lang kanina sa fish market na bilinan ko na napaka-fresh at maganda yung pagkakahiwa. Maglagay lang ng katamtamang dami ng tubig sa ating kaserola na ating paglulutuan, tapos lagay na natin yung ating sibuyas. At maganda yan pag medyo marami yung sibuyas na lalagay natin. Ganon din yung ating kamatis. Tatakpan lang natin to at pakukulaan ng 5 minutes. After 5 minutes, durog na yung ating kamatis at maganda yan pag medyo pinipisa-pisa pa ng ating sandok o di kaya kutsara, para talaga lumabas yung kulay at saka lasa ng kamatis. Tapos lagay na natin yung ating isdang lapo-lapo. And by the way, kahit na ano palang isda, pwede kayong gumamit. Maya-maya, basta fresh na isda at maganda yung quality, pwedeng-pwede sa ating recipe. Tapos lagay na rin natin yung ating sili. At gumamit po ako rito ng dalawang klase, pula at saka ng berde. Tapos lagay tayo ng lemongrass. Ngayon kung medyo mahal yung lemongrass, pwede kayo gumamit ng luya. At nilagay na natin yung ating pangpaasim. Ito yung batuan. Makikita mo lang to halos sa Negros Island o kaya sa Panay Island. So gagawin natin dito ay tatakpan natin and simmer natin for about 15 minutes para lumabas yung lasa ng isda at lasa ng ating batuan. After 15 minutes, tingnan mo nyo naman yung itsura ng ating sabaw. Talagang lumabas na yung lasa ng ating isda. At the same time, nadurog na yung ating batuan. Siguradong napakaasim na niyan. Ngayon, pag nasa Bacolod kasi ako, lalo na yung nanay ko, yung kapatid ko, pag nagluto rito, wala talaga silang nilalagay na ibang pampalasa. Asin lang. Talagang malalasaan mo yung sarap ng isda. At the same time, yung asim ng batuan. Lagay na natin yung ating spring onion. Tapos lagay na lang tayo ng leafy vegetable dito at naglagay ako ng kangkong. Ngayon, pwede kayo gumamit dito ng talbos ng kamote. O di ka pwede rin kayo gumamit ng repolyo o di kaya pechay. Pero I do recommend kung meron kayong talbos ng kamote, nako, I do recommend na yun na yung gamitin mo. Takpan lang natin to at continuous lang natin yung simmer for about 3 minutes. Then after 3 minutes, lipat lang natin sa ating serving bowl. Tapos, lagay na natin yung sabaw. Nako, siguradong mapaparami at mapapahigop ka ng sabaw. At sigurado po ako nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag niyo na rin kalimutan na i-follow yung ating kusina sa Facebook. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.